Hey guys, what's up? Basketballer here. Dito po ngayon tayo sa third playing date ng PBA Commissioner's Cup. Sabado ngayon, September 24, 2022. The first game will start at 4:30 p.m. Mall of Asia Arena. This will be the game between Bay Area Dragons and Northport Batang Pier. Again, that will be 4:30 p.m. Both teams are coming off their respective victories nung kanilang unang mga laro. Before we proceed, I'm just inviting everyone, yung mga hindi pa din nakakapag-subscribe dun sa YouTube account natin, Pasay Baller, pakiclick lang yung subscribe button sa baba, sama nyo na yung bell logo, that way automatic pag meron tayong bagong video, prediction, makakakuha na lang kayo ng notif, hindi nyo na kailangan mag-search pa. We also do NBA, and NBA naman talaga yung dating tinitira natin, kaso walang NBA, so we're focusing on PBA. We also did Euro basketball lately, sometimes we even do football, baseball, and even volleyball at times. Okay, alright, so pag-usapan natin to, Bay Area Dragons talagang pinag-usapan to right after that first game that they had against Blackwater. OA yung lakas ng Bay Area Dragons. For me nga, parang hindi ata tama yun, parang ang dami nilang imports eh, di ba? So, meron silang import talaga in Powell, tapos marami pa silang mga foreign players talaga eh. May mga Canadians din doon eh, if I'm not mistaken. So, grabe, solid yung pagkapanalo nila against Blackwater Bossing. It ended with, I guess, 44 points ang lamang, pero at one point umabot ng 46 ang lamang. Basta 40 plus ang lamang ng Bay Area na yon. So, grabe. Tapos they still have that 7 feet 5 na player, si Yu Chun Sing something. I'm sorry, I'm not really good in pronouncing Chinese names. So solid talaga. Hindi mo alam anong gagawin mo, especially if it's the first time that you would go up against them. Now, ito namang Northport. They won against Phoenix. Pero ang ganda ng laban na yun. Aminin nyo kung napanood ninyo. Diba? Parang last 2 minutes na lang, less than 2 minutes, lumamang pa ang Phoenix ng dalawa with their 3-point shots. Diba? Dalawang 3-point shots ng Phoenix. Umanim na yung lamang. Pero still, Northport was able to come back courtesy of Sumang. Siya yung nagpabalik. Pero yung nagpalamang talaga is yung 3-point shot ni Robert Bolick. Ano pa yan, ha? Partida pa yan. Graduate na si Ibe towards the last part ng fourth quarter. Now, ang spread is the spread that is given kay Bay Area is -22.5. So tingin ko naman reasonable yung 22.5 because of what they did sa Blackwater. Pero on this game, I'm gonna side with Northport. Obviously, mukhang Bay Area pa rin ang mananalo. Pero yung 22.5, I guess that's a bit big, akin lang ha, because of a couple of reasons. Number one, prepared na yung the rest of the PBA team sa kanila. For sure, inaral na nila. Inaral na nila si Powell, inaral na nila yung 7 feet 5 na center nila kung paano makakapag-kontra ng magandang depensa sa kanila. Of course, those PBA teams may not have the perfect plan on how to stop those players, but at least to minimize the damage done. Hindi naman yung umabot ng 40 plus, di ba? Number two, Northport has Prince Ibe. Napakalaki na itong Prince Ibe na to. He is a very intimidating defender. Wala akong pakialam kung yung 7 feet 5 na yan, si Ibe yun. Napakalaki nun, napakahaba, napakalapad. And hirap na hirap nga yung import ng Phoenix nun, di ba? Pag binubong ko, tumatal si Kalos. So, tingnan natin. Again, just the presence alone of Ibe sa gitna, mahihirapan yan. Wala akong pakialam kung Bay Area yan. Prince Ibe yan eh. Kailangan lang ma-make sure ni Prince Ibe na ma-minimize niya yung mga fouls niya kasi kailangan siya hanggang dulo. Tapos, pangatlo, mukhang maganda yung jive ng Northport players. Kita man naman, Arvin Tolentino, bagong dating. Pero ang ganda, di ba? Bolick, nag-aantay lang siya. Sineset talaga niya yung mga players. Pass first talaga siya, although he is a very good offensive player. Tapos, nag-aantay pa. Marami pang hindi nagamit dun eh, di ba? So, and of course, andyan naman si yung isa pang Tondo product. Of course, si Sumang. Idol na idol yan si Sumang dati pa. So, I guess, yes, Bay Area would win, but it will be Northport who will cover the spread of 22.5. So my pick on this one would be Northport plus 22.5. Again, that's Northport plus 22.5. Peace out, Pasay love, and God bless.